Bukod sa baha, brownout ang isa pang problema ng mga lumikas na residente sa isang paaralan sa Quezon City. Sa detalye, may report ang saksing si Von Aquino. Von. Atong inabot ng hanggang bewang na baha ang labas ng San Antonio Elementary School na evacuation center ng Barangay Katipunan, Quezon City. Bagaman humupa na ang baha pasado alas 6 ng gabi, hindi pa rin binuksan ang kuryente sa evacuation center. Kaya naman nagsaga sa dilim ang mga evacuees. Kwento ng ilang evacuees, ilang sa kanila ay nakatira sa tabing ilog. Ang mga mister daw nila ang nagbantay sa bubong ng kanila mga bahay para bantayan ang kanila mga gamit. Uuwi na lang daw sila kapag humupa na ang baha, pero sa ngayon, tiis-tiis muna. Nabasa rin ang sahig ng court kung saan unang itinirik ang mga tents ng mga evacuees, kaya naman inilipat sila sa stage at sa ikalawang palapag na classroom. Mula rito sa Quezon City, para sa GMA Integrated News, ako si Von Aquino, inyong saksi. Hindi po tayo ng update sa lawak ng pinsala ng habagat at bagyong Karina. Makakausap po natin si Director Edgar Posadas, tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Director Posadas, magandang gabi. Si PR kang help po ito. Magandang gabi, Pia. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong programa, ma'am. Director Posadas, kamustahin po namin ang monitoring ninyo sa epekto ng habagat at bagyong Karina? May mga estimate na po ba tayo kung gaano kalawak ang naidulot na pinsala naman ito? Opo, medyo malawak po ito ng halos buong Pilipinas po dahil bukod po dun sa talagang bagyo, nasunod-sunod din po, no? Pinaiksing din po niya yung, lalo na po ngayon, nakaka-apekto sa ating kapuluan ay yung habagat, lalo na po sa western side. Ano po? Sa ngayon, ma'am, we have already, meron na po tayong naitala na 686 na mga barangays in almost all of the regions in the country, or ito po ay naka-apekto sa 183,464 na mga pamilya, or 882,861 po na mga individual. At sa ngayon, ma'am, we have a total of 90 evacuation centers catering to 8,230 families, or 35,388 na mga individual. Mas malaki po yung numero ng mga kababayan natin na pinili po na makisunong muna dun sa mga kanilang mga relatives at sa kanila pong mga kaibigan. Pero yun pong mga pangangailangan nila ay minong-monitor din po natin, ma'am. Mm-hmm. Sir, ngayong araw na ito, nagkaroon po ba tayo ng problema sa evacuation? Dahil alam po natin na madalas po may ilang mga individual na ayaw na agad magsilikas pagdating sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Opo, ang sa ating pong pagmo-monitor, hindi naman po kagaya ng dati, ano? Siguro lang po yung mga kagaya po ng report ninyo kanina, I was listening, yun pong siguro hindi nila akalain na ganun po ka laki talaga ang epekto at bilis po ng pagtaas ng tubig. So basically po, dito naman sa Metro Manila, yan din po ang pinagtuunan natin ng pansin for the last 3 days now, no? Kasi yun pong recommendation din natin sa yun nga po, para ma-suspend yung classes tomorrow, at saka yun din pong ganun din po sa mga opisina ng gobyerno, dahil base po sa pagtataya ng pag-asa, basically baka ganito rin po ang pag-ulan bukas, although papalabas na po si Karina, pero yun nga pong hatak niya sa habagat ang nakaka-apekto sa atin. At yun nga po, kanina po na banggit din niyo na ang Pangulo ay nandito kanina. At para po pagtuunan ng pansin na yung talagang matutukan natin yung mga pangangailangan at pagtugon po sa mga pangangailangan na ating mga kababayan, we have elevated po yung alert level status ng NDRIM OCD to red, kasama din po ng mga ibang regional office ng OCD. Mm-hmm. Sir, sa monitoring po ninyo sa epekto ng Karina at ng habagat sa ating buong bansa, no, meron bang mga particular na lugar na kailangan talagang pagtuunan ng dagdag pansin? Kanina po, nagkaroon tayo ang ating din pong Pangulo ay nagkaroon ng kanyang assessment. Ano, bukod po sa Metro Manila na kanina po dun sa pagpupulong, ni-recommend nga po ni Secretary Abalos ng DILG na ilagay po sa state of calamity, na in-affirm naman po nila nung nag-meeting sila with the MMDA kanina pong hapon after that meeting with the President. Basically po, itong rehiyon ng ito pong Metro Manila plus ito pong rehiyon ng 4A, yung Calabarzon at saka Region 3 po ang medyo tinututukan po natin at
baka din po i-recommend na isailalim din po sa state of calamity. Pero hintayin po natin yung decision po ng mga kinaukulan. Mm-hmm. Director, panghuli na lamang, baka meron po kayong paalala sa ating mga kababayan. Although palabas na nga po ang bagyo, pero ayon sa PAGASA, may mga pag-ulan pa rin na posibleng asahan hanggang sa araw ng Biyernes. Baka meron po kayong paalala sa ating mga kababayan. Opo, salamat po. Ano? Sa ating mga kababayan, although palabas na nga po, huwag po tayo masyado magkumpiyansa dahil ngayon pa lang po natin mararamdaman din yung iba pong mga epekto ng mga pag-ulan. Sabi nga po nila may mga antecedent rainfalls na malalakas. Ngayon nga po, naka-heavy rainfall pa tayo dito sa Metro Manila. Huwag po tayo masyado magkumpiyansa. You know, yung kaligtasan po natin is a shared responsibility. Ang inyo pong pamahalaan, ang inyong gobyerno, ang inyong OCD at ang inyo pong NDRIM OC ay nandito po at talaga pong on our highest alert, no, para po tugunan yung mga pangangailangan ninyo. Kung kinakailangan po, no, maging mapagmat tayo, kung tayo po ay mabisuhan na pansamantala pong dumikas, gawin na po natin dahil para din po sa inyong kabutihan, kaligtasan. At kasi po, once you are safe, you can keep your family safe and your community safe. Maraming salamat po, ma'am. Director Edgar Posadas ng Office of Civil Defense, maraming salamat po. Kamusayin na po natin ang sitwasyon sa Marikina River. Saksi live, si Bea Pinlac. Bea? Pia, good evening. Bumaba na nga ang level ng tubig dito sa Marikina River, bagamat nakataas pa rin ang ikatlong alarma. Hindi na gaanong natatanaw dahil medyo madilim na, pero mas kalmado na yung agos ng ilog natin. At kasalukuyan nasa 18.7 meters na yung antas ng tubig. Samantala, kanina naman sa pilitang inilikas ang mga residente matapos nga lumampas sa critical level ang ilog. Sa gitna ng pagragasa ng tubig sa Marikina River, inanod ang ilang barko at barge hanggang sa F. Manalo Bridge sa Pasig. May tumama sa mismong tulay habang tumagilid at lumubog naman ang iba. Mayroon ding sumabit at kumambalang sa ilalim ng tulay. Sabi ni Marikina Mayor Marcy Teodoro, galing sa Barangay Barangka sa Marikina ang mga inanod na barge. Kita sa videong ito ang isang tao na stranded sa barge sa gitna ng ilog. Ang sakay ng mga yan, agad sinaklolohan. Ayon sa Pasig CDRRMO, tinatayang 20 ang mga nasagip na sakay ng mga inanod na sasakyang pandagat. Isinira muna ang naturang tulay. Pia, sa ngayon, panaka-naka at mahina na lang ang pagbuhos ng ulan dito sa May Marikina River. Live mula rito sa Marikina, Bea, para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, ang inyong saksi. Apat na magkakaanak ang patay matapos matabunan ng landslide ng kanilang bahay sa Barangay Subic Ilaya, Agoncillo, Batangas. Buntis sa 3 menor de edad ang nasawi. Ayon sa pulisya, yari sa kawayan ng bahay ng mga biktima na nakatayo sa lugar paakyat sa bundok. Kwento naman ng kapitbahay ng mga biktima nang yari ang pagguho ng lupa sa kasagsagan ng malalakas na ulan. Inabot ng 3 oras bago tuluyang na-recover ang mga bangkay. Isinailalim na sa state of calamity ang Batangas Province dahil sa epekto ng masamang panahon. Makakausap naman natin si Malabon Mayor Jeannie Sandoval. Magandang gabi, Mayor Sandoval. Si Atom Araulio po ito. Magandang gabi, Atom. Mayor, kamusta po ang inyong lungsod? Ano po yung mga lugar na meron pang baha? At gaano po kataas ang tubig? Medyo humupa na po dito sa amin sa Malabon. Except for some places na talagang medyo mataas ay malalapit sa Tulihan River. Na-aggravate kasi ng high tide. May nasira kasi yung navigation gate dito sa Navotas na apektado yung aming ilang barangay. Kaya medyo mataas talaga ang tubig kanina at the height of yung high tide mga around lunchtime. Pero ngayong gabi medyo humupa na ng bahagya at nabawasan na rin yung mga lugar na lubog sa baha. Mayor, may mga lugar pa po ba tayo na tinututukan? Siguro yung mga perennially binabaha. Meron pa po ba mga kailangan ng tulong or rescue? Yes, nagpo-focus kami ngayon sa Tinajeros.
nagtutuloy-tuloy pa yung rescue kasi medyo lagpas tao pa rin yung tubig. Doon may mga lugar pa na inaantabayanan pa rin namin na humupa. Medyo marami pa rin nandun sa kanilang pangalawang palapag ng bahay at merong iba na nire-rescue namin ngayon na nasa bubong daw ata sila. Mga ilan po ang mga residenteng kailangan lumikas sa mga evacuation centers sa ngayon, Mayor? So far, meron kami 1,900 evacuees sa 17 schools. So hanggang tomorrow, mag-o-observe tayo kung tutuloy-tuloy pang ulan, magsistay pa rin sila sa evacuation centers. Kung may kailangan pa po ng tulong o ng rescue, Mayor, paano po sila pwedeng kumontak sa mga otoridad sa Malabon? Meron po kaming hotlines at pwede sila mag-text MJS. Yun po ay ang aming parang 911 dito sa syudad namin para matuntun namin kung nasaan sila at kung ano po ang problema. Okay. Maraming salamat po, Malabon City Mayor Jeannie Sandoval. Thank you, Atom. Maraming salamat. Ngayon naman po, makakausap natin si Rizal Governor Nina Richie Inares. Governor, magandang gabi. Si PR kang help po ito. Magandang gabi po sa inyo. Oh, Governor, kamusta na po ang sitwasyon dyan sa inyo sa Rizal? May mga nire-rescue pa po ba hanggang sa mga sandaling ito? Opo, tuloy-tuloy pa rin yung rescue operations sa iba't ibang lugar sa ating lalawigan. Particularly sa San Mateo, sa Montalban, and Kainta. Pero Governor, lahat naman po ng lugar ay naabot na po ng rescue sa mga sandaling ito. Well, pilit nating maabot lahat, ngunit nagkakaproblema tayo sa San Mateo dahil sa taas ng tubig, hindi talaga mapasok-pasok kanina pa. At tubog na tayo ng tulong, humingi na tayo ng tulong para marating natin yung mga talagang maliliit na makikipot na lugar ngunit malita. Pero Governor, sa inyo pong monitoring, may mga lugar naman po kung saan humupa na rin yung baha. Well, slowly, bumababa. Pag na nag-iikot ako, may mga lugar na medyo bumababa. Pero parang ngayong umuulan, sana naman huwag tumaas ulit. Mm-hmm. So, pero yung sa mga nasa evacuation center po, Governor, kamusta po sitwasyon nila doon? Sapat naman po yung kanilang mga supplies? Oo, tuloy-tuloy naman ang dala ng mga pangangailangan sa ating mga kalalawigan sa mga evacuation centers, pagkain, gamot, at gusto ko rin magpasalamat sa national government na nagtumawag sa ating RD Carlos Ermita Albert, ask us what they can do to help, ganyan din si Secretary Gatsalian at ibang mga private groups sa ibang senador natin. Nagtawagan kung paano kami matutulungan. Nagpapasalamat po ako sa kanila rin. Oho. So, Gov, panghuli na lamang po yung pong mga nais humingi pa ng tulong o halimbawa may kailangan magpa-rescue pa po sa mga sandaling ito, saan po ba sila pwedeng tumawag o humingi ng tulong? May PDRRM hotline kami. Is it okay for me to give the number? Yes, go ahead po, Gov. Yes, ang aming PDRRM po hotline ay 0961-869-5888 at 8571-4375. Meron din po kaming Facebook page that they can PM us there kung nahihirapan silang to get through a phone call. Alright, maraming salamat po, Gov. Makikibalita po ulit kami sa inyo. Rizal Governor Nina Richie Inares. Ingat po kayo. Salamat po kayo din. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.